Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakaraming kontrabida ang humahadlang sa pagpapakasal ni Nalinez at RJ, pero mas marami pa rin naman ang sumusuporta sa kanila. Yan ang panghahawakan ni RJ at Linez. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Sinugod nga ni Zoe si RJ sa opisina. Nagsisigaw siya doon kahit pinapatigil na siya ni RJ dahil may ibang tao sa opisina. Pero hindi siya nagpaawat. Na-disappoint si Dr. Kim sa inasal ni Zoe. May ibang kapatid pa pala si Annalyn pero masama naman ang ugali. Napakaraming masasakit na salita ang sinasabi ni Zoe laban kay Linez. Inawat na ni Annalyn si Zoe. Zoe, tumigil ka na. Hindi ka ba nahihiya? Naririnig tayo ni Dr. Kim. Sumagot si Zoe. Wala akong pakialam. Sa dinami-dami ng babaeng pakakasalan ni Dad, ang nanay mo pa? Nakabit ni Dad? Anong sakit nun sa akin? Sampal ito sa mami ko. Siguro masayang masaya ka dahil matutupad na ang pangarap mo na mabuo ang pamilya mo. Pero hindi yun mangyayari. Hanggang sa pangarap na lang yan, Annalyn. Sinaway ulit ni RJ si Zoe. Zoe, tumigil ka na. Hinarap ulit ni Zoe si RJ. Hindi mo pakakasalan ng babaeng yan. Tapos, nag-walk out na si Zoe. Nakatingin si Lynette. Inutusan ni Lynette si RJ na sundan si Zoe. Sinundan nga naman ni RJ si Zoe. Sumunod rin si Lynette pero nanonood lang siya sa malayo. Sabi ni RJ, Zoe, sandali. Ayoko magkahiwalay tayo na hindi malinaw sa'yo ang desisyon ko. Hindi porket sinabi mo na hiwalayan ko si Lynette ay yan ang susundin ko. Matanda na kami. Hindi na namin kailangan ng consent ng kahit nino. Pinapaalam ko lang sa inyo bilang respeto dahil mahal ko kayong mga anak ko. Kailangan malaman nyo ang mga magaganda at pangit na nangyayari sa buhay ko. Nakatitig lang si Zoe. Kung gusto mo siyang pakasalan, kakalimutan ko ng tatay kita. Pero hindi naman nagpatinag si RJ. Zoe, buo na ang desisyon ko. Pakakasalan ko si Linef sa ayaw at sa gusto mo. So kung yan ang dahilan para itakwil mo ako bilang tatay mo, wala akong magagawa. Natahimik sila sandali. Ayaw pa rin magpatalo ni Zoe. Kung sa tingin mo mas importante yung kabit mo kaysa sa akin, magtakwilan na nga tayo. Kakalimutan na kita bilang tatay ko. Napailing na lang si RJ. Hindi na siya nagsalita pa sa sinabi ni Zoe. Walang sinagot si RJ kaya nag-walk out na si Zoe. Nagkatinginan si Linef at RJ. Lumapit si Linef at niyakap si RJ bilang pagdamay sa nararamdaman para sa paglaban ni Zoe. Kinabukasan, nagkita ulit si Annalyn at Dr. Kim. Humingi ng pasensya si Annalyn sa nasaksihan ni Dr. Kim na pakikipagtalo ni Zoe sa tatay nila. Dr. Kim, I'm sorry for what happened yesterday. You know, my sister is kind. It's just that she cannot accept my mom as the new wife of our father. Maybe because she misses her mom a lot. That's why she got hurt. But I know time will come. Zoe will accept the truth about our father's moving on with another woman. Nakangiti naman si Dr. Kim. Humahanga sa pagiging mabait ni Annalyn. It's okay. Actually, I admire you because you fight for your mom. You really love your mom. Tumango si Annalyn. Sabi pa ni Dr. Kim, your mom is actually like you. In a short time, I'm getting to know you. Your intellect is from your father and your personality is from your mother. What a good combination. I can see that you're beautiful inside out. Gumaan na ang pakiramdam ni Annalyn kay Dr. Kim dahil hindi sila hinusgahan ni Dr. Kim. Tanggap niya ang nasaksihan niya at malawak ang pangunawa niya. Puring-puri ni Dr. Kim si Annalyn kaya natutuwa na rin si Annalyn sa kanya. Wow, grabe naman. Puring-puri mo naman ako masyado. You know, my other characteristic is that I'm always happy. It's because of my godmother and grandmother. I will introduce them to you. Nakangiti si Dr. Kim. Really? Let's go and find them. I'm excited to meet them. Tumayo na ang dalawa para hanapin si Josa at siyang Susan. Nung makita ni Annalyn ang dalawa, kinawayan niya sila at lumapit. Ninang Lola, may ipapakilala po ako sa inyo. Nakatingin lang si Josa at siyang Susan. Naghihintay kay Annalyn. Dr. Kim, meet my ninang Josa and my lola Susan. Alam ni Dr. Kim ang kultura ng mga Pinoy tungkol sa pagmamano.
Inabot niya ang kamay ni Josa. Kinikilig naman si Josa. Hahalikan ata ang kamay ko, Chang. Inasar naman siya ni Chang Susan. Nangangarap ka. Hanggang sa unti-unti ay nagmano na nga si Dr. Kim kay Josa. Napangiwi si Josa. Tawa naman ang tawa si Annalyn at Chang Susan. Nagmano rin si Dr. Kim kay Chang Susan. Sa kabilang banda, galit na galit si Carlos. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya nababalitaan na magkahiwalay si Nalines at RJ. Dinalaw siya ng kaibigan niyang doktor na kasabwat niya. Nang gagalaiti si Carlos. Anong nangyari? Parang kahapon lang ang sabi, nagkabalikan lang si na RJ at Lines. Bakit ngayon si na RJ at Lines ikakasal na raw? Bakit wala kayong ginawa para mapigilan ang pagkakamabutihan nila? Sumagot ang kaibigan. Pare, hindi ko na mapipigilan ang bugso ng damdamin nila. Kahit pigilan natin sila ngayon, bukas magkakatuluyan pa rin sila dahil mahal nila ang isa't isa. Wala akong magagawa doon. Sumagot si Carlos. Meron. Meron akong magagawa. Nagtataka ang kaibigan. Bakit pare? Anong pinaplano mo? Nakatitig si Carlos sa kawalan. Samantala si Morgana naman ay nagdadasal. Mga natutunan niya kay Lucy G. Parang sinusumpa niya si Lineth. Sabi niya, gagawa ako ng paraan para masira ang bridal shower ni Lineth na yan. Hindi siya pwedeng maging masaya. Hindi sila pwedeng magkatuluyan ni RJ. Kinuntsaba ni Morgana si Olga para puntahan ng venue ng bridal shower party ni Lineth. Olga, ihanda mo na ang mga gagamitin natin. Hindi pwedeng mawala tayo sa bridal shower ni Lineth. Gusto kong masaksihan nang mapahiya siya sa harap ng maraming tao. Sumagot si Olga. Masusunod po, Ma'am Morgana. Ganon rin si Zoe. Hindi siya mapakali. Naghahanap siya ng mga taong pwedeng makinig sa mga himutok niya. Dinalaw niya si Carlos. I'm sure nabalitaan mo na. Sumagot si Carlos. Oo, nabalitaan ko na na nagpaplano na silang magpakasal. Bakit hindi niyo nagawang pigilan sila? Di ba usapan natin yan ng mami mo? Sumagot si Zoe. Ginawa naman namin ang lahat para magkasira si Nalineth at Dad. Pero grabe ang pagmamahal ni Dad kay Lineth. Kahit nga ako, itinakwil na niya. Hindi na ako importante sa kanya. Mas pinili pa niya talaga ang babaeng yun at si Annalyn kesa sa akin. Ayoko silang makasal. Kung may magagawa lang ako para hindi sila magkatuluyan. Mas lalo ka na. Wala kang magagawa kasi nakakulong ka dito. Sa kulungan ng mga baliw. Ngumingiti si Carlos. Yun ang akala mo. Hindi naman ako inutil eh. Kasi may ginawa ako. Nagtataka si Zoe. Nakakunot ang noo at nagtanong. Bakit? Anong ginawa mo? Pangisi-ngisi si Carlos. Maghintay ka lang. Malalaman mo rin. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.